Yung iba kasi nare-repack, kaya kumbaga pag nabaha ka, tatanggalin mo, paripak mo, maging okay na ito. Pinasok ng tubig yan, natuyo yung grasa, wala na, palit na ho ng buo yan. May share ako sa inyo kasi may ginagawa kami ng Innova. Nangyari, durog yung wheel bearing. So, para maging aware kayo. So, ito tayo sa sakyan. Ayan, ito po yung sakyan ni sir. Nakalas na ho namin. Tapos kanina, may narinig daw po si sir na maingay. Tapos kanina, kinalog namin yung gulong. Malaki ng kalog. O, check nyo po yung ano, tutorial ko about sa wheel bearing. Paano mag-check na nakalas namin. Ito yung ribabaw. Yan, galing sa kanya yan. Ayan, ito po yung bearing niya. Nakikita niyo yun, durog-durog na. Ayan, baklasin muna natin. Ito, pinipress pa lang namin, nagbaklasan na yun. Grabe, lala na ito. Taas mo, Lods. Yow! Ayan na nyo, durog. Ayan. Ito yung mga, ano nyo, yung roller bearing. Wala na. Okay, ganito po. Ang tawag nga pala rito ay hub bearing. Ano? Ito yung isang klase ng wheel bearing sa mga sasakyan natin na nakakabit o assembly na kung tawagin. Baliwala ka nire-repack dito. So pag nasira po yan, talagang palit ng buo. Ito naman yung ano niya, yung knuckle arm. Pinasalpakan ng bearing. Kwento po sa amin, hindi napansin ni sir, gawa ng meron naman siya na rinig, kaso nag-long drive siya. Bigla na lang lumakas na lumakas. So ngayon lang naidala sa amin ni sir. Yun nga, yung pag-check namin ay durog na. So ito, bibigyan ko lang po kayo ng konting tips. Pag ganito po, pag itong bearing na to, kasamaan, nadurog na nadurog to, pwede kayong madisgrasya, pwede kayong maabala sa daanan, gawa ng kumakalas din po yan. Tapos, ito, itong shafting na to, o kaya yung knuckle arm, itong hub. Yung hub na yan, pag masama na, lumalaki na yung butas. Ito kay sabi ko kay sir, sir, di pa tayo sure, baka may tama na yung hub niyan. Mapipilitan tayo magpalit ng buo na niyan. May kamahalan. So, pinabili ko muna sir ng wheel bearing. So, yun, ganito po kasi, yung iba po kasi na nagpupunta rito sa amin sa sasakyan, pag pinapacheck nila yung wheel bearing, kinasabi po nila, nung chinek daw po, kinalog, wala naman, okay naman. So, walang kalog. Hindi po ibig sabihin na walang kalog, okay yung bearing na yun. Kasi may mga paraan po para ma-check na may tama na yung wheel bearing, umuugong po yan. Kung di matalas yung pakiramdam ninyo, hindi nyo mararamdaman. Maliban na lang kung i-jack ninyo yan, paikutin yung gulong. Kasi kagaya nyan, kung halimbawa na ganito mangyayari sa inyo, mauwi kayo sa malaking gastos, o kaya naman, madisgrasya pa kayo. So yan, kasama naman po yan sa PMS, pa-check nyo yung wheel bearing ninyo. Paangat ninyo, tapos paikutin lang yung gulong. Pag may vibration, sira na yung wheel bearing. Bakit po nasisira itong mga to? Unang-unang, katagalan na. Pag matagal na yung sakyan ninyo, may posibilidad na masira na yung wheel bearing ninyo. Kung naman na bago yung sakyan nyo, nasira agad, possible naman na baha. Yung iba kasi nare-repack, kaya kumbaga pag nabaha ka, tatanggalin mo, paripak mo, maging okay na ito. Pinasok ng tubig yan, natuyo yung grasa, wala na, palit na ho ng buo yan. Okay? So yun lang, pag nakaramdam kayo ng ugong, huwag baliwalain, ipacheck ka agad. Tapos kung may kalog, huwag nang palalain, ipacheck po agad. Tapos huwag na ho ilong drive. Pagka may narinig kayo na ugong. Kasi baka mamaya, doon sa pag-init ng uminit yan,
Kasi wala nang lubrikan, uminit nang uminit, doon nakakalas yan. Kagaya nito nangyari kay Sir. Ayan. Okay? Oh, so yun lang. Panangaramdam po ng ugong ha. Pacheck na po agad. Okay? Salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Magandang araw po.